Hi mga kapangit, welcome back to my YouTube channel. So yung mga kapangit, hindi na tayo ganong mag-intro kasi talagang alam. Siguro, mga kapangit, alam nyo naman siguro yung balita na kung ano yung nangyari kay Edgar kahapon. So mga kapangit, sa totoo lang kahapon, hindi ko talaga alam na ganon yung nangyari kay Edgar. So tumawag kasi sa akin yung kaibigan ko, si Daddy Garth, tinawagan niya ako na sabi niya, "Dod, alam mo na ba yung nangyari kay Edgar?" Sabi ko, "Anong nangyari?" Sabi niya, na-disgrace daw. Pero ang akala ko mga kapit is pinaprank lang nila ako. Akala ko nagjo-joke lang sila. Tapos, totoo ba? Sabi ko, totoo ba? Sabi ko, patingin nga kung may picture kayo. Tapos, ging back nila yung camera ng cellphone. Pinakita sa akin, grabe mga kapangit. Alam mo, nakita ko noon, bigla ko nang hina na hindi ko maintindihan mga kapangit kung anong basta't bigla akong nanghila, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yung pagtawag sa akin mga kapangit ni Carls, iipon ako ng tubig sa drum nung hapon na yon, and naglilinis ako ng bahay, tapos bigla silang tumawag sa akin. Kasi yun mga kapangit, katatapos ko lang mag-edit ng vlog and ka-online ko lang talaga after ko mag-edit ng vlog, yun nag-online ako, tumawag na sila. Tapos yung mga kapangit, alas 6 ko na nalaman na, alas 6 na rin tumawag sa akin si Daddy Cash mga kapangit. And pagkatawag ni Daddy Cash mga kapangit, pumunta ako kaagad doon sa hospital. Agad-agad pumunta ako. And hindi pa ako papasukin ng gwardiya doon. As in mga kapangit, pumilit lang ako na pumasok na, sinabi ko na na kamag-anak nila ako. And pagdating ko doon sa hospital mga kapangit, sakto na pagdating ko doon, si mama niya nandun si mama niya sa labas. So mga kapangit, grabe, hindi hanggang ngayon lahat kami ng kaibigan ni Edgar, hanggang ngayon hindi kami makamove on, makamit, kahit ako makamit halos magdamag, hindi ako nakatulog kasi iniisip ko yung nangyari kay Edgar. And mga kapangit, pag uwi ko ng Mambalot. So mga kapangit, ikukwento sa inyo mga kapangit kung ano yung mga nangyari kahapon mga kapangit. Anong date kahapon, te? February 1, di ba? February 1 mga kapangit. So February to ngayon mga kapangit ko. And yun, sabi ko kay mama niya, kasi walang kasama si mama niya sa hospital. Sabi ko, auntie, sabi ko, ako na lang po magbili, ako nang bahala magbili ng pagkain niyo. So binili ako si mama niya ng pagkain mga kapangit, kasi wala pa ang kasama si mama niya doon, and wala pa ang kapalitan. Grabe mga kapangit, habang nasa loob ako noon, hindi ko kayang tignan si Edgar. Binidyo ko si Edgar mga kapangit, ha? Pero saglit lang yung video nito, binidyo ko siya. So hindi ko alam mga kapangit kung pwede bang mag-upload sa YouTube ng ganitong sistema mga kapangit. Hindi ko alam kung pwede mag-upload. So mga kapangit, siguro ako pa lang siguro yung mag-upload ng nangyari kay Edgar. Ako pa lang po yung mag-upload kasi wala pang ibang nakapag-video doon. Ako lang po talaga yung nakapasok. And mga kapangit, pag-uwi ko kahapon sa Ipilan, pumunta ko agad kila James. Pero pagpunta ko kila James, alam na nila. So yun, pinakita ko kay James yung video, as in na-shock talaga si James. Pero alam niya na ganun nangyari. Kasi pagpunta ko ng hospital mga kapangit, walang malay si Edgar talaga. Ang tagal ko sa hospital, wala siyang malay. And so yun, pagpunta ko doon kila James, sabi ko, sabi ni James sa akin, punta tayo bukas ng hospital ng magang maaga. Kasi yun na, nag-copy kami ni James, nagkwentuhan kami. Tapos yun mga kapangit, umuwi na ako sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, siguro mga ilang oras, magka-chat kami ni Daddy Carl sa kanilala. Yun, nag-update sila sa akin na pumunta raw sila sa hospital and nakausap nila yung mama ni Edgar. Hindi nang sabi sa akin nilala na dadalhin daw si Edgar bukas ng umaga sa puwerto mga kapangit, kasi namaga na yung ulo niya and yung utak niya may dugo na, kaya yun tatakbo sa hospital. Ngayon nag-update na naman ako kay James, tumawag ako kay James. Sabi ko, anong plano natin? Sabi ko, kasi tatakbo si Edgar bukas ng magang maaga sa puwerto, kasi kailangan niya tayong operahan mga kapangit sa ulo. So yun, nag-decide na kami nila James na pumunta na ng bayan ng gabi mga kapangit. Pumunta kami ng bayan kagabi mga kapangit, alas 11 ng gabi. So kagabi hindi na ako nakapasok ng hospital mga kapangit. Ang nakapasok nung doon kagabi, as in pinilit namin yung gwardiya, ayaw taga magpapasok yung gwardiya kasi alas 11 na bawal na yung bisita.
So yun, nakiusap si Jim sa gwardiya na kahit saglit lang, pumayag naman siya. So ang pumasok doon kagabi si Yan, ang mga kapangit and si Jim. So yun, nagising na raw si Edgar, mga kapangit, pero ano, hindi siya nakakapagsalita and hindi siya nakakakilala na. Yun ang update nila. At so yun, mga kapangit, ngayong umaga na to, dadalhin si Edgar sa puwerto, mga kapangit. So mga kapangit ko, kailangan natin ipag-pray si Edgar, sana makasurvive siya, mga kapangit. And siya po talaga yung inaasahan ng pamilya niya, and si Edgar lahat yung gumagawa. Si Edgar nagbabayad ng ilaw, tubig, ng pagkain nila, lahat, mga kapangit. Si Edgar, breadwinner si Edgar sa pamilya niya, and sana po ipag-pray natin si Edgar, mga kapangit ko, na makasurvive siya para sa pamilya niya and para din sa amin, mga kapangit, na wag man sana kayanin niya, mga kapangit. Alam kong kaya ni Edgar yun, and malakas yung loob niya. And mga kapangit, ako na po yung humihingi ng tulong sa inyo. Kung may extra po kayo diyan, na kahit magkano lang po na itulong natin kay Edgar sa mga solid supporters niya, sa mga solid na mga naka-subscribe sa kanya, sa mga solid na nag-aabang ng vlog niya, sa mga lahat po nang nag-sponsor sa kanya, baka po may extra kayo kahit magkano lang diyan, para lang po makatulong kay Edgar. So yun, mga kapangit, itong video na to, mga kapangit, pinaalam ko po to kay mama niya kung ilalabas ko, kasi sabi ko kagabi pa lang, mga kapangit, sinabi ko na agad kay mama niya na hindi ko to ilalabas yung video. Sabi ko mga kapatid, dapat yung iPhone niya is ma-open talaga, para doon i-video yung update sa kanya araw-araw, tapos i-diretso upload na lang, mga kapatid, sa channel niya. Pero mga kapangit, hindi kahit sino, walang nakakaalam ng password ng account niya, kaya hindi mai-video sa cellphone niya kasi may password, mga kapangit. So yung mga kapangit, itong video na to, mga kapatid, kagabi, ang sabi ko kay mama niya, hindi ko, auntie, hindi ko to i-upload ka ako itong video na to, sabi ko. Ngayon, nakapag-isip-isip ako, mga kapangit, pero pumayag yung mama ni Edgar, na kiniklear ko lang, mga kapangit, kakagabi, pumayag yung mama ni Edgar na i-upload itong video na to, mga kapangit, para makatulong, and alam ng mga viewers niya. And siyempre, mga kapangit, alam nyo na rin siguro talaga, na nakita niyo na yung post ni James, tapos yung MyDee niya. Grabe, mga kapangit, hindi ko talaga in-expect na ganito yung mangyayari kay Edgar, mga kapangit. And mga kapangit ko, sa lahat ng mga supporters ni Edgar diyan, sa lahat ng nagmamahal sa kanya, ito lang po yung gusto kong sabihin sa inyo, na 50-50 po yung lagay niya ni Edgar. Please lang mga kapangit ko, sa lahat ng nakasubscribe sa bawat channel namin, kung may mga extra po kayo kahit magkano lang, pwede po kayong tumulong, mga kapangit. Ilalagay ko po dito, ipiplex ko po dito yung FB account ng ate niya. Kung gusto niyo pong magbigay ng tulong, doon na lang po kayo magbigay ng tulong sa atin niya. Kung sino pong may bukal na loob, na malinis ng loob, na gustong magpaabot ng tulong kila Edgar, ilalagay ko dito, mga kapangit, yung FB account ng atin niya, mga kapangit ko. And pwede po kayo doon mag-message, pwede po kayo doon mag-message na kung sino pong gustong magbigay ng tulong, mga kapangit. And so yun, mga kapangit, kagabi, naghiwalay-hiwalay kami nila James kagabi, alauna na ng gabi, mga kapangit, kami naghiwalay-hiwalay, kasi naghatid pa kami sa Mambalot kagabi, hinatid namin sila. And mga kapangit, please, mga kapangit, ipag-pray po natin si Edgar na makapag-survive si Edgar, mga kapangit ko. And kaya yun siguro dahilan, mga kapatid, na hindi siya nakapain. Siyempre, sa lahat po ng viewers namin, sa lahat po ng viewers ng Team Burikat, support nyo naman po si Edgar, kahit konting tulong lang po. Ako na po yung nagmamakaawa na kailangan po talaga nila. And alam nyo naman po na walang-wala talaga sila Edgar ngayon.
kailangan po nila ng tulong natin mga kapangit ko sa mga ano namin diyan, supporters namin. Maraming salamat po sa ano, sa suporta niyo sa amin sa Team Burikat mga kapangit. Hanggang ngayon hindi po ako makapaniwala na ano na ganun yung ano nung ganun yung nangyari kay Edgar. And mga kapangit, dito ako nag-vlog sa bahay nila ate ko, kasi doon sa bahay ko mga kapangit may nagpupukpok ng hero doon, sobrang ingay, kaya dito pa ako nag-vlog. And so yun mga kapangit, yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo lahat. Yung update kay Edgar sa hospital, itong video ko na to mga kapangit. And sana mga kapangit ko, pag-pray natin si Edgar na makasurvive siya po sa accident niya kahapon mga kapangit ko. Sana makasurvive si Edgar mga kapangit. And so yun mga kapangit, suportahan natin si Edgar, tulungan po natin siya. Kaya pangit, parang ano, as in lutang ako mga pangit, wala pa akong ganun tulog ngayon. Ngayong umaga talagang nag-vlog talaga ako para ma-i-update ko kayo mga kapangit. Pero mga kapangit ha, hindi ko lang alam mga kapangit kung pwede kong ipakita yung itong video na to dito sa YouTube, sa account ko. Kasi sa hospital kagabi na binidyo ko siya, hindi ko lang alam kung pwede ha. So mag-update pa ako. I-update ko si James kung pwedeng i-upload to. Pero ang sabi sa akin ni James kagabi, i-upload ko na daw tong video para makita daw ng mga Edgar tawag niyan, supporters niya, para alam din daw kung ano nangyayari. So mga pangit, So mga kapangit, yun na nga mga kapangit. Salamat po sa inyo, salamat po sa tulong nyo, kahit hindi pa po kayo nakakapag-abot. Nagta-thank you na po ako sa inyo lahat. Thank you so much po talaga sa lahat ng sumusuporta sa amin sa Team Burikat. Thank you so much po sa inyo sa walang sawang pagtangkilig ng mga vlog namin. Sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng hindi pag-skip ng ads, thank you so much po. Maraming salamat po mga kapangit ko, at hindi po ako magsasawa na mag-thank you sa inyo mga kapangit ko. So yun mga kapangit, update ko na lang po kayo ulit kung ano yung mangyayari kay Edgar. And siguro mga kapangit, kapag dinala sa puerto, hindi lang namin alam kung makapag-update sa amin si mama niya. So yung mga kapangit, hanggang dito na yung vlog ko mga. So mga kapangit, hanggang dito na yung vlog ko. Thank you for watching po. Salamat po sa inyo lahat. Pag-pray natin si Edgar mga kapangit, please ipag-pray natin siya. Yun yung kailangan niya ngayon. Yun yung kailangan niya suporta natin, na ipag-pray natin siya kay God. So yung mga kapangit, bye-bye na mga kapangit. See you. Bye-bye na mga kapangit. Bye-bye. Mga kasama niya, ante? Yung takay po yun daw, tatlo kong ito. Nakakatitira siya, no? Pangalawa na yan. Pangalawa na to? Ay, Diyos ko, Jesus name, Gar. So yun mga kapangit, wala pang malay si Edgar mga kapangit. Oh my God, grabe talaga nangyari sa kanya. Ati, mula pagdala sa kanya dito, ati, wala siya talaga malay? Wala siyang malay? Oh my God. Mga kapangit, andito ako sa ospital. Ngayong hapon ko lang nalaman na disgrasya si Edgar. Mga 6 na ng hapon mga kapangit, tumawag sa akin si Daddy Gar. Sinabi niya sa akin na disgrasya si Edgar. So yun, agad-agad pumunta ko dito. Yung pagtawag ni Daddy Gar sa akin mga kapangit, nagkakarga ako ng tubig and nag-upload ako ng vlog. Hindi ko alam anong gagawin ko nung pagkasabi niya sa akin na disgrasya si Edgar. Kaya yun, agad-agad pumunta ako dito sa ano. Pumunta ko agad dito sa hospital mga kapangit. Grabe. Sana magaling na agad si Edgar mga kapangit, and ipag-pray natin siya. Yung tama niya mga kapangit, yung dito niya, living po yung dito niya, tapos yung mata niya, o sa tanggalan siya ng ipin mga kapangit. And yung tinakbo daw sa dito sa hospital, wala na daw talaga siyang malay. So yung tinatanong ko pa yung mama niya sa sabsaban siya, na disigrasya mga kapangit. So grabe, tsaka
hindi ko ay nahilo ako. Hindi ko kayang tumingin kay Edgar mga kapatid. Ito yun, as in, nahihilo ako magtingin sa dugo niya. Ipapakita ko sa inyo mga kapangit. So yan na yan sa mga kapangit. Yan na siya. Ano sabi niya, te?